iba talaga kapag magulang ang number one supporter mo. Gaya na lang ni Adrian Galliano, o mas kilala bilang Madam Pilikitok, ang content creator mula sa Odyongan Romblon na sumikat sa kanyang kakaibang upcycle gowns. Sa video kasi na ibinahagi niya, makikita rito na masaya siyang ginagawa ng dress ng kanyang tatay Artagnan. Kwento ni Madam Pilikitok, mula pa noon, tinutulungan na talaga siya ng kanyang mga magulang sa pagde-design ng mga damit. Actually, kami ni Mama talaga yung as in magka-tandem talaga. Kasi si Papa talaga, sometimes sina-assist niya ako, pero yung ano niya talaga is like mga manok-manok talaga, ganito-ganyan. Siyempre, ano naman pag mga lalaki. So, nung gumawa kami ni Mama ng mito dress, siguro hindi siya nagandahan. Tinignan niya, parang pinisil-pisil niya. Sine-check niya, sabi ko na, pangit ba pa? Tinanong ko siya. So, ayun ang ginawa niya. Inulit niya talaga. Parang nakikita ko na, wow, ang ganda. Parang ang ganda ng kinakalabasan. Hanggang sa tapos nga, sobrang ganda. First time niya na ginawa yung as in siyang gumawa ng buong damit. Ilan sa mga nag-viral na gowns ni Madam Pilikitok ay gawa sa dahon, pansan, sako ng bigas, pati na rin balat ng bawang at sibuyas. Pero ang dress naman na dinisenyo ng kanyang tatay ay gawa sa nito. Ito rin kasi ang ginagamit ni Tatay Artagnan sa paghabi ng baskets at pugad ng mga alagang manok, kaya naman ganito kaganda ang kinalabasan. Sobrang na-appreciate ni Madam Pilikitok ang tiyaga na ibinuhos ng kanyang tatay. Lalo na't inunti-unti niya raw gawin ito sa loob ng 2 linggo. Kasi pag ako sigurong pinagawa nito talaga, as in parang hindi ko talaga siya kayang gawin. Pero si Papa, grabe yung ano, grabe yung effort nung tiyaga dun sa paggawa ng damit. Kasi nung na-try ko siya, masakit siya sa kamay. Bilang proud gay na anak, ibinahagi rin ni Madam Pilikitok na simula bata pa lang siya, tanggap na ng mga magulang niya ang kanyang pagkatao. Kaya naman ngayon na nasa runway na ang kanyang designs, hindi niya nakakalimutan ang tulong ng kanyang mga magulang sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Kasi dumarating sa kanyang time na, Diyos ko, kaya ko pa ba ganito ganyan? So pag nakikita ko sila or kapag nagbabanding kami sa paggawa ng ganito ganito ganyan, doon ako namomotivate ako na hindi pala pwedeng sumuko. No matter what, go lang, go lang. Alam ko na super proud yung dalawa. Ibang-iba yung life namin before, nung pag-content-content ko, parang nabago yung unti-unting may bumago sa buhay namin. Suportado man ng kanyang pamilya, alam ni Madam Pilikitok na marami pa rin hamon na kinakaharap ang LGBTQIA+ community. Kaya naman, nais niyang ipaabot ang mensaheng ito. Hindi naman kasi lahat talaga is i-please natin yung tao or yung family natin na tanggapin tayo. Ang dami pa rin nakakaranas ng discrimination. So, ang mensahe ko sa kanila, huwag matakot na harapin yung mga pagsubok na kakaharapin nila. Huwag silang mawala ng pag-asa. And naranasan ko na discriminate talaga. So, ano man sabihin sa inyo ng tao, gawin ninyong inspirasyon yon para magpatuloy sa buhay. Patunayan nyo na mali yung iniisip nila, mali yung pag-judge nila.